Hello. Hey. All right. Can you see me? Good morning. It's April 6, 2019. It's a Saturday at magandang umaga po sa inyong lahat. I'm back. Okay. Nag-promise ako na magla-live ako again today. Kasi nung isang araw meron akong kakaibang experience dahil I'm still on treatment for cancer. Meron akong lugar na pinuntahan, pumila ako doon. Na-realize ko later on na maybe ang purpose ni God para makapunta ko dun sa lugar na yon ay hindi talaga para kumuha ng benefits, kundi para makita ko kung ano yung nangyayari doon. Okay? Ano yung nangyayari doon sa lugar na yon, kung saan ang dami rin talagang humihingi ng tulong. Okay? So, bago ko yun ikwento, i-discuss muna natin yung nangyari, actually hindi nangyari last year, yung pinost ko last year na ang title ay ano ang gagawin kapag may kakilalang na-diagnose na may cancer at walang pera. Okay, sana makatulong ito sa inyo and feel free to share this with friends. May nag-interview kasi sa akin noon sa 702 DZAS. Hello, Annabelle. At ito ang isa sa mga naitanong. So ginawa ko, kinumpile ko yung mga pwedeng suggestions kung paano sila magkakaroon ng pondo para makapagpagamot. Okay? Sa lahat ng mga merong karamdaman, lalo na ang cancer, chronic illness, kailangan maintindihan natin na ang chemo ay problema ng bayan. Okay? Hindi ka nag-iisa, hindi lang ikaw ang nang problema niyan. Okay? Una, pansin ko. Isa malim sa isa. Isa pang problema ko, eyebags ko, lahat ng eyebags ko. Okay, hindi lang ikaw ang nang problema ng ganyan. Marami ng iba. At ito yung mga posible nating gawin para makapaglikom ng pondo, para makapagpagamot. Okay? Again, I'd like to reiterate, hindi lang ikaw ang nang problema yan. At maraming tao na hindi na talaga tumutuloy sa treatment kasi ito talaga yung concern eh. Kahit kailangan nilang magpa-chemo. Yung iba ako, to be honest, isa ako sa mga na-disheartened nung nalaman ko na for my treatment, we had to raise mga 2.4 million. Sabi ko nun kay God, wag na, tapusin na natin to. Ayoko na. Pero that was more than a year ago. I'm still here. I'm still alive. And my treatment is ongoing. Nahinto sandali ng isang cycle, pero tuloy-tuloy naman. Okay. Hi, Annabelle. Okay. Ito po yung mga tips na isi-share natin sa inyo. And meron akong realizations. Kasi this was from last year, I think. May mga points akong sasabihin na makikita nyo gaganto. Gaganon ako, ha? At may reason ako kung bakit gaganon. Kasi ia-update natin to. Hindi lahat ng mga babanggitin ko rito ay applicable pa rin. I-revise natin ng konti kasi nagbago na ang panahon. Marami nang nagbago. Election pa. Okay. Sige, eto muna. Mga bagay na dapat gawin kapag may kakilalang, ayokong sabihin kapag ikaw ay na-diagnose, ayoko yun ganun. Kapag may kakilalang na-diagnose na may cancer at walang pera. Una, number one, mag-announce sa Facebook. Okay, kagipitan. Ang cancer po kasi ay dumarating yan na walang pasabi. Hindi yan nagtetext na lapit na me, ready na you, wala. So madalas tayo ay nahuhuli, natsyempohan ng ganitong uri ng sakit na hindi tayo prepared. Isa sa mga pwedeng gawin kapag handa ka na emotionally ay mag-announce sa Facebook at ikwento ang inyong sitwasyon. Isa yan sa una naming ginawa. At kailangan ko munang mag-grieve ng mula nung na-diagnose. Siguro mga 20 days muna ako nag-grieve privately. Nakakaalam lang yung inner circle ko. Yun nga, cancer nga. Nakakaalam lang yung mga professors, pastors. So na-launch na yung mga prayer groups na private. Bago ako nag-announce on Facebook. Kasi alam ko na malaki-laking emotional, ano yan eh. Emotional, kumbaga, it was very taxing emotionally to announce something that personal and that major on Facebook. It wasn't, you know, just because you wanted to inform everyone, but also to seek help. Ito yung, hi Mr. Romy Tinglas and
Mariah. Thank you for watching. Okay, mahirap po ang magkaroon ng mga matitinding karamdaman, chronic illness. Okay, isang reason po na mag-a-announce tayo sa Facebook ay kailangan din natin ng emotional support, ng encouragement, and I got a lot of that. Pero maliban pa doon, kailangan po namin kasi noon mag-raise ng funds. At nag-announce kami sa Facebook, kung gusto nyo pong mahanap yung announcement ko, paki-search po ang My Secret Battle. Nandun po yung post ko, pati yung mga pictures na nagsasaad ng kondisyon ko at kung ano yung mga pinagdaanan ko prior to our announcement. Okay? So una, mag-announce sa Facebook. Number two! Eto, ayan na. I'm making faces na. Ayan. Humingi ng tulong sa PCSO. Okay. Kung close tayo at last year pa tayo magka-Facebook, alam nyo na na last year ay bumitaw na ako ng paghingi ng tulong sa PCSO kasi ho nabuisit ako. Yung pong benefit na dapat ay 80,000 per cycle. Lima dapat yung makukuha ko. After 3 cycles na nakuha ko, 3 guarantee letters, bigla siyang naging 20,000. Okay, ang rationale nila, kulang daw ng pondo. So, nanghingi ako sa mga kaibigan ko ng write-ups. Ano ba nangyari sa PCSO? Blah, blah, blah. Ito yung budget. So, nakipag-usap ako sa social worker ng maayos, ha, magalang hindi ko sila tinalakan dahil sila ay mga empleyado rin at sila ay tumatanggap lamang ng instructions from the bosses. Sabi ko, ano nangyari? Kasi po, marami kaming ibang pinupondo. Pero ito yung pondo nyo, ha. Ito. At saka charity yan. Dapat ang priority nyo, yung charity, medical assistance, blah, blah, blah. Again, buwan na pa siya. Ang ginawa ko, sa sobrang buisit ko, tumawid na lang ako doon sa tapat sa park at doon ako nag-pictorial, nag-picture-picture kasi ang sama talaga ng loob ko. Galit na galit ako. Actually, may binaligan akong mga posts ko from last year. May nakita yata ako doon na nilagay ko, I hate you, PCSO. Meron pa akong guarantee letter sa kanila na 20,000 hindi ko naginamit. Okay, yung nurse ko, Nurse Philip. Ng RMC, hello. Kuya Jason, hello. At sa lahat po ng mga hindi ko nabati kanina. Kirk Esteron, hello. Thank you for watching. Okay? Ang tawag mo rito. So, kung kayo po, ang balita ko ng isang araw ay nagbibigay pa rin ng tulong ang PCSO, hindi ko alam kung gaano kalaki. Pero hindi ko po kayo dinediscourage. Maari pa rin po kayong magsadya. Kung gusto niyo pong malaman ng requirements, maari kayong tumawag sa PCSO or hanapin niyo yung post ko na mga pwedeng gawin or mga dapat gawin kapag may kakilalang na-diagnose na may cancer at walang pera. Nandun po ang listahan ng requirements. In fact, if I'm not mistaken, pinicturan ko mismo yung listahan mula sa PCSO nandun. Uy, Winnie Mante, hello, thank you for watching. So, yun ang ikalawa. Mag-apply ang tulong sa PCSO. Ikatlo, kung miyembro ng SSS, eto medyo i-emphasize ko to. Okay, one thing nga pala, yung mga bagay na i-discuss natin ngayon ay hindi natin kailangan gawin lang kapag na-diagnose may cancer. Yung iba rito ay preventive, na prevent ng ano cancer, hindi, ng pila, ng maggagahul ka sa oras na talagang, okay. Ito ay isa sa mga bagay na dapat ngayon palang ginagawa na natin, magbayad sa SSS. Okay, magbayad sa SSS, importante po yan. Merong sickness benefits, merong disability benefits kasi I'm officially a PWD. So, meron ako makukuhang disability benefit. Ang nagturo nito sa akin, isang Grab driver din, na ang wife niya ay nagkaroon din ng breast cancer. Okay, so ang ginawa ko, pumunta ako sa SSS. Tapos, nalaman ko na ang makukuha ko lang pala last year kasi meron akong bungi na 3 buwan. Makukuha ko lang 9,000. Hindi ko muna kinuha. So, tinuloy-tuloy ko muna yung hulog ko at yung hulog ko po ay sagad. Okay, hi Danny, thank you for watching. And L, Forest Thread, thanks for watching. Are you a foreigner, L? I'm speaking in Filipino. Okay, yung SSS po, ang sagad na hulog ay 1,760. Sinasagad ko na po ang hulog ko. At babalik ako sa SSS siguro pagkatapos ng mga film showings namin. Kasi titingnan ko kung lumago na yung makukuha ko. May nag-advise sa akin na kailangan ko raw munang kuhain ang aking sickness benefit bago ako pwedeng makakuha ng disability benefit. So again, importante po ang paghuhulog ng SSS. Okay? Dapat makapag-film showing tayo sa SSS eh. Ino-promote ko sila. Importante po ito. Hulugan nyo po kung pwede nyo nang sagarin ang inyong hulog, 1,760 pag kayo po ay self-employed or
basta may konting difference yun. Tanongin nyo lang kung ano ba yung pinakaiba nun. Sa mga mall ho, may SSS na. SSS. So, pwede kayo magtanong doon kung ano yung mga dapat nating malaman. Okay. Next. Kung HER2-new positive ka, magtanong sa oncologist tungkol sa Roche Patient Assistance Program. Okay. Yung isang contact natin doon, si Angel, ay isang nanonood sa mga live natin. Bakit HER2-new positive? Kasi namimigay sila ng Herceptin. Ang Herceptin po ay isang napakamahalang gamot. Ang isang cycle, dalawang vials po nyo na ay 86,000 at yun po ang gamot ko. At nangyari ang lahat, hindi ako prepared. Ang mahal. Okay, ang isang vial po ay 42,848 dati. Ngayon, hindi ko na alam kung magkano. Pero ito po ang mga benepisyo na maaring makuha sa Roche. Okay, pwede kayong makakuha ng 20 to 40% discount sa mga gamot na bibilhin. Pwede rin makakuha ng, well, ito libre ha, 6 cycles ng Herceptin. Free. 6 cycles times 2 kasi 2 vials per cycle. Ibig sabihin, 12 vials na tig for 42,848. Okay. Nung nag-enroll ako dito, na-qualify po ako dun sa highest kasi po, ang highest ay 9 cycles at ang kailangan ay with investigation. Ako din declare ko na lahat. Eto situation ko ngayon, hindi ako prepared. Walang ganito, ganyan, ganyan, ganyan. Okay. Anong tao? Filipino CL. Hi, L. Okay, so nakita nila na transparent ako, inimbestigahan ang aking buhay, ang aking angkan, at ako ay pumasa sa 9 cycles na libre ng Herceptin. Okay, di happy na. Kaya lang ang nangyari, no, nagkagulo-gulo sa PCSO, nagka-leche-leche, nagkagulo-gulo yung plano ko. Okay, kinailangan kong bitawan ng PCSO dahil nabubungi na yung aking, mabubungi yung aking treatment. Ang kinailangan namin gawin ay ilipat ako ng oncologist ko sa isang government hospital, na masaya ako doon ngayon ha. Lipat ako, in-enroll ako sa isang government hospital. Labuti na lang yung hospital na yon noong panahong yon ay inopen ang tulong nila sa mga katulad ko na advanced stage yung kaso. Kasi po, marami pong tumutulong sa may cancer na feeling ko unfair. Ay hanggang stage ano lang, 3B. 3C ako, paano naman kami? Are you telling us na wala na kaming pag-asa? Kaya hindi nyo kami sinasali sa mga benefits. So, hi MC Hoson. Classmate ko to sa chemo. Okay? So, sa lahat po ng mga gustong tumulong, okay, Ate Ruth of Davao, hello, thank you for watching. Sa lahat po ng gustong tumulong sa mga, ano, sa mga may, you know, ganitong sitwasyon, nagti-treatment for cancer, gusto kong ipaalam sa inyo na nakaka-disappoint po, nakaka-discourage, pag nakikita namin na hanggang 3B lang po yung tinutulungan ninyo kasi gusto pa namin nabuhay, pero parang kayo mismo nag-give up na parang hindi nyo na kami sinali. Okay? Di ba nag-angst? Okay. So, mas maraming salamat sa Rizal Medical Center kasi inopen nila ang tulong nila sa mga tao na ang cases ay advanced, katulad ng 3C, at I think pati yata yung 4, okay? Pero meron ng pagbabago, okay? Anyway, kaya mamaya ko na yan, kasunod na yun eh. Pero nagkagulo-gulo, kaya kailangan kong i-give up. I-give up. Okay, ano to? From my nurse, Nurse Philip ng RMC. RMC, BCMAP. Ano yan? Buuin mo kapatid. Papasahin ko yan. Buuin mo. Okay, kailangan kong i-give up yung Roche sponsorship ko na 9 medicines kasi nga, hindi pwede na meron akong sponsorship ganun tapos mag-a-avail ako ng tulong sa government hospital. Okay? So, give up ko. Ang nangyari, may masaklap na nangyari. Dati, nakakuha ako ng free Herceptin, yung mga 3 cycles na libre sa government hospital. Kaya lang po, nahinto na, wala na kasi ewan ko kung ano nangyari. Mula no nag-election season, eto ha, sa pantaha ko lang to ha, hindi naman ako prophet o manghuhula na kaya kong explain lahat na madidiscern ko lang. Mula no nag-election na wala na yung libreng Herceptin sa government hospital, bakit ganun? Okay? Panay-panay ang tanong, may Herceptin na ba? Wala. Okay, so dumating yung time, nabungian din ako ng Herceptin. So, bumibili kami ngayon ng generic. Okay. Hi, Vincia. Sir, hello. Okay. So, yung Herceptin ko libre, nag-give up ko na, nawala. Sayang, di ba? Kaya sa lahat ng mga mag-avail ng Roche, ng help para, mula sa Roche,
Tansyahin nyo itong mabuti kasi tumutulong talaga sila. Ngayon, medyo tricky ang sitwasyon kasi ako nang kinocompute ko yung makukuha ko sa PCSO. Tapos ito, sa Roche, sakto sana eh. Biglang nagluho yung PCSO, nagkaroon ng problema at may natanggal ng official na dahil corrupt. Hi, so ang tawag dito, come on guys, tulong to eh. For sa mga may treatment ng cancer, ang hirap. So alam nyo, I'll be honest, sobrang galit ko. Nagalit talaga ako, sinabi ko sa social worker, sabihin mo nga sa boss nyo ha, maiintindihan lang nila yung pag nagka-cancer sila. Kasi galit talaga ako noon. Sobra. Kasi ano na eh, stressful na yung situation, tapos ganun pa yung dadaanin mo, diba? Kasi hindi naman ako prepare nung nagka-cancer. Okay, Kuya Rico Mercado of Victory, thank you for watching. Okay, so yun ay ang pang-apat. Ngayon, let's go to the number 5 tip. Okay, magsadya sa East Avenue Hospital. Kumalat sa Facebook recently na ang gobyerno ay namimigay na, pinirmahan na ni Pangulong Duterte, namimigay na ng tulong para sa mga may cancer o sa mga na-treatment. Ang hospital na binanggit nila doon ay East Avenue, so puntahan niyo po doon. Kaya lang, kaya hindi ako masyadong crazy about that announcement. Hindi ko yung pinost. Lalabas ako, hanggang 3 sinan. Ano ba? Pakisabi nga ho doon sa mga genius na gumagawa ng mga laws na yung regulation. Isama naman yung 3. Bakit di sinasama yung 3C? Ako, 3C ako. Useless ba buhay ko? Napafollow nyo ako sa Facebook. Useless ba ako? Comatose ba ako? Kahit nga yung comatose, kailangan din nun mabuhay eh. Kasi buhay pa eh. Ayumi. Hi, Director Allen. Okay. So, kung pwede lang, kung kayo ay nag-work sa government, pakisabi naman, isama yung 3C at saka yung 4. Buhay pa yan. Don't give up on us. Ano ba? Eh, mas productive pa nga ako kesa sa mga ibang walang cancer dyan. I mean, you know, I'll be honest. Ang dami ko nakikitang bum. Diba? Please naman. Ayusin nyo yung mga laws. Isama nyo na, Pilipino rin kami. At nagbabayad ako ng buwis ha. Both Glenda, as Glenda and as Anastasia, nagbabayad ako ng buwis. At meron pa ako accountant na tumutulong sa akin, si Ralph, para walang palya ang buwis namin at si Ate Eden. Tapos, porque 3C, hindi ako kasali dyan. Ba? Okay. Ate Jackie Non, ito ang sekretarya, isa sa mga advisors ko. Sekretarya ito ng oncologist ko, si Doktora Chambeng. Hello! Okay. Hi, Yumi! Okay. Ngayon, pumunta kayo sa East Avenue. Magbibigay sila ng tulong sa tatlong uri, I think, ng cancer. Breast cancer lang natandaan ko. Pero meron din nga tang colon cancer and another type of cancer. Okay, hanapin nyo na lang po yung mga articles sa Facebook. Like I said, hindi ko yung pinost. Hindi ako crazy about that. Parang happy, marami matutulungan yan. Sana lang, isama nyo kami minsan. Okay? Kasi po, like ako, gusto ko pang magpatuloy yung advocacy, mag-spread awareness on sexual abuse prevention, detection, and immediate response. Ginagawa ko actually ang trabaho ng church at ng gobyerno. Tapos hindi ako bibigyan ng Herceptin. Pa? Award? Okay. Number 6 na nga tayo. Gumawa ng online fundraising site katulad ng GoGetFunding. Pwede ang peso dyan, okay? At ang sa akin, ang gumawa ng GoGetFunding ko ay si Avic Castillo of Japan. Tinulungan din tayo ni Ate Eden at ni Steffi. Siya gumawa ng PayPal account ko, okay? Yan, try nyo. Hindi successful yung GoGetFunding ko, pero marami nagsasucceed dito. Kasi yung ibang mga friends, mas ginusto nilang idiretso sa account ko or through Ate Ruth Moore, yung aking inassign na friend. Si Ate Ruth ang kinontak. Yung iba dumediretso sa akin. Yung iba minimit talaga ako for lunch or dinner, binibigay sa akin yung tulong. Pero gumawa po ng GoGetFunding. Nakakatulong po yan. Next, kung may insurance at regular... Oh my gosh, Pinky! Oh my gosh! Teka lang, may mag-hi lang. Hello. Hi. I'm live on Facebook. Oh, hi. Ito, magaling yan na preacher. Kaway-kaway. Nakikinig ako pag nagpipreach yan. Lale mo. Thank you, darling. Good to see you too. Okay, hi. Are you guys from Victory also? Ayan, oh, gaganda oh. Oh, naka-helmet pa oh. Alright. Andito. Ayan, sige. Nagsa-Sunday school to dati sa amin eh. Nag-Sunday school teacher pa ako, ngayon malaki pa sa akin. Okay, asa na nga tayo? O yan, ito number 7, ito importante to. Number 7,
Ito, ito, basahin muna natin. Mary Ann Guray, Ating Glenda watching with you. I'm your classmate in chemo. Really? Okay, Mary Ann, kaway-kaway pa ka. Nandun ako sa Wednesday. Okay. Yan, parang magkakilala tayo. Buti nakita mo to. Okay, insurance. Alam nyo, tayo mga Pilipino, tamad magbayad ng insurance. Napakawalang nga talaga natin pagdating sa insurance. Hi, Ate Sol, principal yan ng school. Okay. Minsan, sabi, nakita ko yung isang friend ko, ang mga foreigners, pag inalok mo insurance, okay, help me plan my financial future. Pero pag Pilipino kinausap mo, ang sasabihin, huwag mo na akong bentahan, ha? At ang insurance po, ang insurance po ay naaalala lang natin kapag may chronic illness na, pag may emergency. Totoo yan, kasi ganyan ang nangyari sa akin, eh. Okay? Hi, Ate Ruwena. Okay. So, anong nangyari? Dalawa ho kasi insurance ko. Actually, tatlo. Ito lang ha. Kung kukuha kayo ng insurance, utang na loob, isa lang kunin nyo. Or, you know, my insurance and then my medical assistance, my benefits. Ang nangyari kasi sa akin, tumatlo-tatlo. Nag-suffer naman yung quality of life ko. Dumating yung time. Oops, ang hirap talaga mag-pay. Kasi nga, yung job, irregular na rin yung job ko sa dubbing. So, hindi ko siya na-maintain. May years na naghulog ako regular. Kung kailan pang malapit na palang magka-cancer, aba, eh, dun pa ako nahinto ng hulog. So, nagkagulo-gulo. Wala akong nakuha. Yung iba, ang bilis nilang mag-comment, "Uy, ano, dinugas kami ng insurance." Hindi ho kayo dinugas ng insurance. Nagbabayad po ba tayo? Kung hindi tayo nagbabayad, ano makukuha mong benefits? May rules yan. Basahin kasi natin. Huwag po yung naaalala lang natin ng insurance kapag meron ng aberya, meron ng emergency. At ito kunin nyo, normal na insurance at saka yung medical assistance. Okay? Kung gusto nyo po ng tip, kung sino kakausapin, ano tawag dito? Ito nga eh, gusto ko lang magpasalamat. Ay, hindi ko sila pwedeng pasalamatan, nabanggitin ang pangalan. Ano? Pero to protect me, dahil nung nangyari to, meron akong dalawang kaibigan na couple. Sila po ang nagbabayad ng insurance ko dahil hanggang ngayon on treatment pa rin ako. Hindi nila yung obligasyon, pero sila yung nag-offer to pay for my insurance para hindi ko naalalahanin. And, you know, I pray that these people, itong couple na to, will be blessed by God all the more sa generosity nila sa akin. Talagang, biruin mo na wala na yung burden yun sa akin dahil may isang mag-asawa na sila ang tumutulong. Ang insurance po ay dapat na intindihin natin. Kung wala pa kayong insurance, kumuha po kayo ng insurance. Kahit isa lang, nagpunta ako dati sa Malaysia, meron doon isang auntie-auntie na namatay. Ang dami niyang insurance, ang dami nakuha ng relatives. Ngayon, ako na ang dami kong kinuha ng insurance, pero ang mali kong mentality kasi is, panganay ako, kailangan may ganito, ganyan. Parang una, kung gagawin ko na namang obligasyon ang buhay ng mga kamag-anak ko, ng pamilya pag namatay ako, baka naman yung buhay ko ngayon, hindi ko na naiintindihan dahil lahat ng pera ko ay naibayad ko na in preparation for their future. Ayusin ko rin naman dapat yung sarili ko. Ang dapat paghandaan, medical assistance, kailangan meron talaga medical benefits. And may nagsabi sa akin na kung okay sana yung medical benefits ko, yung sa insurance ko, hindi ko po problemahin ng chemo. Yun nga eh. Ang chemo kasi hindi nagpapaalam yan. Biglang darating, hindi yan magte-text na andyan na ako, maghanda ka na. Kaya dapat tutukan ang medical insurance. Ito po ay isa sa mga tips na hindi na natin kailangan antayin magka-cancer bago natin gawin. Again, hindi ko po ma-overemphasize talaga. Insurance, kailangan po natin talagang kumuha ng insurance. Maghulog, medical assistance, okay? Ang tawag dito, yung kaibigan ko si Lizette Tan Bamba. Yan, mai-explain niya yan sa inyo. PM me, okay, o mamaya lalagay ko yung pangalan niya sa description box. Tanungin niyo sa kanya, ano ba yung medical assistance? Ano ba yung benefit sa insurance? Si Lizette Tan Bamba ang kausapin niyo, makakapag-explain sa'yo. Okay, actually, ano din eh, isa rin to sa financial advisors ko eh, okay? Kailangan niyo po ng advice, kailangan po natin ng advice kasi ang insurance ng mga Pilipino, hindi natin masyado yan pinaprioritize, okay? Ayoko sabihin, maintindihan nyo lang to pag ayoko yun eh. Pero, please lang po, kausapin nyo ang inyong insurance agent kung meron na, intindihin nyo mabuti kasi sobrang importante po ng insurance, okay? Next, number 7, ito rin po ay isang tip na pwede ngayon palang gawin nyo na huwag nyo nang antayin na ma-diagnose na may cancer, okay? Hi, Ate Ludi and Micah Troy and
Erlyn Rose of DPWH. Oy, si Erlyn. Oh, si Rose. Oh. Okay. Sikaping magkaroon ng PhilHealth ID. Okay, ganito tip dyan. 200 lang naman, bayaran nyo na po isang buong taon. Sabi nga nung surgeon ko, si Dr. Sherry Lee, sa kanya daw binayaran nyo na 3 taon. Kasi po, para makakuha ka ng benefit, kailangan meron kang at least 10 buwan, ay hindi, 9 na buwan na hulog. Okay, so bayaran nyo na po ang isang buong taon kung pwede. 200 lang naman, that's just 1,800. Napakalaki po talaga ng benefit kapag meron kang PhilHealth. Nako-cover nilang maraming bagay sa chemo. Minsan sa chemo namin sa RMC, wala na akong binabayaran sa mga kuning-kuning kasi covered lahat ng PhilHealth. Meron yung radiation ko, may kinover talaga ang PhilHealth. So, magkuha ng PhilHealth ID. Okay? Malaki ang discount. Next, kung mataas ang staging ng cancer, humingi ng letter sa surgeon na nagsasabing chronic illness ang inyong kaso. At kung totoong chronic illness, huwag magsisinungaling. Iba ang chronic sa terminal. May nag-tip sa akin nun, uy, pag terminal, makukuha ka. Sinabi sa doktor, terminal ba? Hindi, Christian yung doktor ko. Honest kami pareho. Hindi, basta pwede yan, pero hindi terminal. Iba kasi ang terminal sa chronic. Chronic ako, and ayoko na mag-pretend na terminal yung case ko para lang makukuha ng benefits. Eh, hindi maganda eh. Malay mo, bigla nga magkatotoo, di ba? Be careful what you wish for. Okay? Kumuha ng PWD ID. Hindi po lahat ng may cancer yata ay nabibigyan ng PWD ID. Yung mga advanced lang yung stage. Kumuha ng PWD ID, ang laki mo ng discount. Sample, nung pong ginawa yung histopath ko sa NKTI, nakalimutan kong i-present yung ID ko. Hinabol ko. Habi ko, eto po, sorry po, nakalimutan ko i-present. Aba, ang na-discount ko ay 2,800 agad. Something like that. 2,800. So, ang laki. Kumuha ng PWD ID. Ang laki po ng discount kahit sa medicines. Basta dala nyo lang po yung iyong booklet at ID at reseta pag bibili ng gamot. Okay? Number 9 yun, ano? Number 10. Ito, number 10, ha? Ayan. Ay! Iba na to. Number 10, magtanong-tanong ko sino mga politiko ang nagbibigay ng assistance through guarantee letters. Ito po ay aprobado ng DOH. Kaya lang po eleksyon ngayon. May mga nilapitan kami. May dala pang, ano ba yun? Certificate of Indigency. Pero, ang balita ko kasi dati namimigay sila ng mga 300,000 for medical assistance. Eleksyon ho ngayon. Buisit, di ba? Ganun. Okay? Eleksyon. Naka-hold ho lahat. Kahit may guarantee letter ka, baka walang tumulong sa'yo. Okay? Hindi ko alam kung nagbibigay din ng guarantee letters ang ibang government officials, pero ngayon po yata ay naka-hold ang maraming bagay, naka-hold ang maraming gamot sa maraming ospital, at nagsimula yan nung mag-election season. Okay? So, hindi ko alam kung sana mali ako, pero ba't ganun, di ba? Nag-election lang. So, kailangan kong, teka, kakagating ko lang saglit, ha? Kasi baka may masabi kung, nakakainis lang, di ba? Kung, Struggle, you know? Pero, sa halakhak po na yan, nakita nyo kung gano'n ko nabubwisit na nag-election lang, nagkakulangan ng assistance for chemo patients. Okay, let me say hello to Hayes of the Ombudsman. Thank you for watching. And Sheena, follow mo siya. Okay, may sinasabi siya. Okay, alright. Thank you. Sige po, follow lang niyo po ako. Okay? Okay, ganito ngayon. Ang sabi sa akin ng isang araw kakilala ko, pwede pa rin daw sumulat kay Lenny Robredo. Hindi ko alam. Try nyo na lang po. Try nyo kung pwede. Pero eto, bakit kailangan umabot tayo sa ganito? Naghahanap tayo kung saan-saan ang tulong. Sige, bago ko sagutin yan. Kasi ano eh, nung isang araw nakita nyo, pumila ako. Sana naman yung pumila ako? Ang nag-tip sa akin ito ay yung supplier ko ng generic na trastuzumab. Yun yung gamot ko for the receptors. Yun yung mahal eh, 86,000. Pero ako, dahil PWD 2 cycles, I get it for only 25,700 something. May nag-tip sa akin, dito ka pumila. Ang pinilahan ko po ay DSWD, Crisis Unit Center. Okay, dyan sa may batasan. Ang sabi po kasi ay nagbibigay sila ng help, ng assistance up to 75,000. Okay, in GL form. Nung nakuha ko po yung quotation, ganito ang gagawin.
Maghanda ng mga sumusunod na requirements. Xerox copy ng ID, certificate of indigency, protocol or medical abstract mula sa inyong doktor. Mas maganda kung taga government hospital ka. I mean, hindi taga, kundi kung doon ka nagpapagamot. And then, maghanda na rin po ng ano pa ba, ID? Ayun. Baka may makalimutan ako, ipopost ko na lang dyan mamaya. Okay. Hi, Eileen. So, yun ang ihanda ninyo. Ah, kailangan nyo po ng quotation mula sa Globo. Okay? Pagpunta nyo sa Globo, ang Globo po kasi sila ang distributor ng Hercepin at ng Hertraz, yung mga gamot for, you know, yung or immunotherapy. Ito yung gamot ko ngayon. Okay, so, pumunta kayo doon. Ang binigay sa akin na ano na quotation, 37,000. Okay, para po yung sa isang cycle. So, dalawang vials yun. Di pumila ko sa DSWD. At tagal, ang dami. Lipat. Ang dami. Ang sabi sa akin, 37,000, pag unang kuha mo, bibigay yan sa'yo lahat. At sabi nung katabi ko, kasi na-experience nung ate, si Ate Malu yun. Pero pagka ano, yung iba, kinikash na lang. Sabi ko, sige, ganito, para buo, GL na lang, guarantee letter po yung ibig sabihin ng GL. Eh, ang ending, kakapila-pila, ang nakuha ko lang, 5,000. Cash naman siya. 5,000, at ang sabi sa akin, kasi daw, ang daming, parang inet dito. Ang dami kasing humihingi ng tulong. Oops! Kunin ko lang earphones. Ang dami kasing humihingi ng tulong. Kaya, 5,000, kailangan hati-hatiin yung pera. Hi! Ati, si Tweety. Hello! Sabi ko, bakit ganun? At sabi ganito, ganito. Yun na nga eh. Ang daming humihingi ng tulong. Actually, mahirap po pumila. 11 hours ako nasa DSWD. Mag-aalas 5 na ako naka-uwi at ang daming tao na may sakit, may maraming matanda na sa PWD section ako, so katabi ko mga PWD, may mga kapansanan at may yun mga may edad na. Actually dun po sa isang lugar ng interview, meron po daw hinimatay na matanda. Sa sobrang init, sa sobrang pagod at hindi ko alam kung kumain ito dahil may mga tao po, may mga kababayan po tayo na pupunta doon na pamasahe lang ang daladala, wala talagang pera, wala talagang pangkain. Buti lang may mga murang kainan sa loob. Sa 45 pesos mo may pagkain ka na. 55 pesos may kanin at ulam ka na, something. Okay? So, nakakuha ko ng 5,000. Hindi yun yung ina-expect ko, pero malaking bagay ang 5,000. At nakita ko yung ibang mga ate at kuya doon, makita mo may ngiti sila sa labi nung nakaharok sila ng 5,000 piso. Pwede nyo pa rin puntahan yung tulong na yun, pero ako po, napaisip ako, siguro na-realize ko, siguro hindi ang purpose ni God, hindi yung pumunta ko nung para talaga humingi ng benefits, kundi makita yung sitwasyon, na nakita, ano yung mali? Siyempre, hindi mo naman mapipigilan ng chronic illness na dumating. Yeah, I mean, I'm not a medical practitioner, hindi ako pwede magbigay ng advice. Pero on the financial side, bakit tayo umaabot sa ganyang pagkakataon? Kasi nga, simple explanation, hindi tayo handa. Okay? Ang dami kong na-realize ng mga pagkakataong yon. So, siguro sa paghahanda lang, pagdating sa paghahanda, ang kalaban natin dito, mindset. Alright? Oh, hi, Karen and Dram Alonzo. Thank you for watching. Okay, ang sakit at iba pang bagay sa buhay, dapat pinaghahandaan natin yan. Ang Filipinos, masipag tayo. We are trained to work, but we are not trained to save. Hindi natin priority ang insurance, at ang SSS, at ang maraming bagay. Okay? At ang PhilHealth, okay? Ngayon pa lang, paghandaan nyo na ho yan, matutok po kayo sa pagkakamali ko. Ang dami kong hirap na dinanas sa paghahanap ng tulong kasi nga hindi ako handa. Okay, may Kuya Louie, Kuya Cholo Ansaldo, si Happy Louie po yan sa WKC's listening right now. He's watching pala right now. So, hindi ako handa nun financially at marami sa atin hindi rin handa financially. Insurance, SSS, PhilHealth, tutukan nyo po. And siguro yung source of income. Nung na-realize ko yun, kasi ito po, ang hirap din maghanap-hanap ng financial assistance kapag treatment ka na for cancer. Kasi naranasan ko, pumapal yan na talaga yung memorya ko. May time, nagpunta si mama sa PCSO, may nakalimutan akong padalang requirement. So, bumalik na naman sa bahay. Pagdating sa bahay, kinuha yung requirement, pumunta sa PCSO, nakuha ang guarantee letter, pumunta sa Globo. Kailangan pala may babayaran pa kami sa Globo na 3,000 plus. Buti, may pera si mama. Kung hindi, patay. Diba? Kasi kaya kailangan namin i-list requirements. Mahirap na maghanap-harap
kapag nandun ka na sa sitwasyon na yon. So, malayo pa lang po, matuto po kayo sa mga pagkakamali ko, maghanda na lahat yan, insurance, SSS, PhilHealth. Maliban po doon, yung pagkakakitaan, ako dahil ano eh, sabi ko doon sa aspect na yun, wala, because masipag talaga ako, kailang sobrang mahal talaga ng cancer. Ang ginawa ko ngayon is, hindi ko to sinasadya, na-realize ko lang to later on. Meron pala akong isang chemo cycle na na-sacrifice dahil meron akong in-enrollan na business training. Yung business training na yon, itutuloy ko po yon at sulit po yung binayad ko na 30,000 at may ginastosan pa ako isa na 5,000. Kasi po, ito na yung magiging hanap buhay ko for life. Kasi hindi ko na rin kaya yung sa dubbing yung tatlong studio pupuntahan, hindi ko yung haya. Siguro kaya ko lang isa in a day. Pero kaya ko naman magtrabaho sa bahay using the internet. So, pumosisyon na po ako financially. Ayoko na mapunta sa ganitong sitwasyon. Okay? Salamat din sa Diyos kasi meron kaming work sa All Butterfly. I'm strong enough to go around. At tuloy naman yung advocacy namin. And kahit naka-treatment ako, natutuloy pa rin yun. Pero yung sa akin, sa personal ko, kailangan ko talagang pumosisyon financially. Dahil marami akong gustong kunduhan, not just my treatment, kundi pati yung filmmaking ko. Kaya, na-sacrifice ang isang chemo ko para makapag-enroll sa isang business training. Kayo din po, ini-encourage ko kayo. Marami na pong libro tungkol sa business. Ang mindset kasi natin, empleyado. Ang mga kaibigang Chino, ang mindset nila is, hindi trabaho. Mag-graduate ka. Para, sa Pilipino, para makahanap ka ng magandang trabaho. Hindi, sa kanila, graduate ka para makahanap ka, makapagtayo ka ng magandang negosyo. At ang kwentuhan with the Chinese friends, nasa hapagkainan pa lang sila, breakfast pa lang, pinag-uusapan na ang negosyo. Okay, so natutuwa ako, hi Noreen, kinakapatid ko yan. And Raya, inaanak ko yan. Okay, sorry if I mispronounce your name, girl. Okay, yung pamangking ko po, kakagraduate lang ng college. Alam niya na nagnegosyo ako. Kahit naka-chemo ako, nagtatrabaho pa rin kami, nagnegosyo pa rin kami. Graduate ng college, nag-apply ng trabaho dyan sa Caloocan, sa isang food truck. Aba, na-hold up? Na-hold up sa jeep? It's a bad sign. So, nabuisit yung kapatid ko, nagtayo na lang sila ng kainan. So, may eatery na po ngayon. Kung madadaan po kayo dyan sa Rizal, 4J&S, pakihanap na lang sa Facebook. 4J&S ang pangalan, ang sarap po ng kalabaw na kaldereta nila at saka adobo. Yun, natikman ko yung adobo. So, nagnegosyo. So, ngayon, ang mga bata sa pamilya, tinitrain na negosyo na. Sige, tapusin yung pag-aaral mo para matuto ka, titulado ka, pero negosyo. Kahit ako po ngayon, ang utak ko, negosyo na. I don't have a job, but I have a lot of work. Okay, kasi tuloy po yung aming ginagawa sa advocacy. At tuloy pa rin po, like today, meron akong business meeting, IBMC yung pangalan ng group namin. Internet. Business. Yeah, internet business. Masterclass. Si John Oranya yung coach namin dyan. But I don't think he's gonna be there today. Meron lang kami meetup at 1 p.m. So, pagkakataon yun para ma-encourage namin ang isa't isa at matuto ako from other business people. We've been doing this for quite some time kasi ako mag-start pa lang. So, nandun na ako nakaposisyon. Mindset po ang kailangan natin baguhin. Hindi po natin dapat intayin pa na magkaroon ng karamdaman para ma-realize sa mga bagay na ito. Matuto po tayo sa pagkakamali ng maraming tao. Katulad ko, ang dami kong pagkakamali. Hindi ako tamad na tao, but I was not prepared for cancer. No one is prepared for cancer, actually. Sabi nga ng friend ko, nung sinisisi ko yung sarili ko na, kasi nagka-cancer, wala akong sabi ni Glenda, bakit pag may 2 million ka ba ngayon, nagastusin mo sa cancer? Ay, hindi. Hihingi ka rin talaga ng tulong. O, kasi, wow, pupunta lang sa gamot. Pero importante po ang gamot. So, yun po, recap lang ng mga binanggit ko ng mga tips kanina para sa mga bagong dating, pwede nyo po itong i-share. Ito yung pinost ko to sa Facebook. Ito yung post ko na napakadami nag-share. 280 yata. Number one, mga bagay na pwedeng gawin pag may kakilalang na-diagnose na may cancer at walang pera. Number one, mag-announce sa Facebook at ikwento ang nangyari. Yung post ko on my condition ay nasa My Secret Battle. Okay, hanapin nyo. Okay, yun ang title. Number two, mag-apply ng tulong sa PCSO. Try nyo pa rin po. Number three, kung miyembro ng SSS, dapat regular ang hulog. Hulugon nyo na ngayon pa. Huwag nyo nang antay ma-diagnose kayo. Teka, upo lang ako na mapagod na ako. Okay.
Next, number 4. Kung HER2 new positive ka, mag-apply sa Roche Patient Assistance Program. Magpa-advise sa iyong surgeon or oncologist kung paano gagawin to. Okay, number 5. Magsadya sa East Avenue Hospital. Meron pong libreng treatment sa 3 uri ng cancer. At hanggang ano to? Hanggang stage 3B. Tumutulong sila. Okay? Number 6. Gumawa ng online fundraising. Katulad page katulad ng yung sa Go Get Funding, pwede ang peso. Yan. Next, kung may insurance at regular ng hulog, kausapin niyo yung ahente. Dapat may insurance at hulugan. Huwag yung hindi naghuhulog tapos sasabihin niloko ng insurance. Hindi ganun. Hindi sila naluloko. Kuminto-kuminto yan eh. Okay. Number 7 yun. Number 8, sikapin magkaroon ng PhilHealth ID. Dapat may PhilHealth ID. Hulugan ng buo isang taon. 200 lang naman kada buwan. That's 1,800. Okay? Number 9. Kung mataas ang staging ng cancer, humingi ng sulat sa surgeon, nagsasabing chronic illness ang kaso nyo, at kumuha ng PWD ID sa barangay. Okay? Tawagan nyo na lang po yung barangay nyo at alamin ko ano yung mga requirements. Okay? Hi, Primo! And Mary J. Habol ka. Next. Number 10, ito yung huli, magtanong-tanong ko sino mga politiko ang nagbibigay ng assistance. Ito nga, medyo tagalid na ito ngayon kasi election. So good luck po kung ito po ay gusto nyong i-try. Harinawa ay makahanap kayo ng isang politiko na itinabiya ang pera for health assistance, for medical assistance, at hindi ginamit sa kampanya. Okay, yun nga yung tip ko pa rin is mag-prepare kahit hindi pa nadadiagnose financially. Please, mag-aral po tayo mag-negosyo. Maraming pwedeng gawing business. Maraming pwedeng aralin. Okay? Internet age na po ngayon. Maraming pwedeng aralin. Okay? Kailangan nakaposisyon tayo kasi mahirap humihingi ng tulong. Kung mahingi ng self-esteem mo, magsa-self-pity ka talaga. Anong tawag dito? Pero may pwedeng gawin eh. Para hindi na natin to maano, madanas. Actually, may time na kailan ba yung muntik ako maiyak? Hindi ako muntik maiyak. Ay, Ate Sol. Okay. Hindi ako muntik maiyak nung nakapila ako sa DSWD. Pero naiyak ako kahapon, actually, sa ospital while waiting. Kasi parang, ayoko na nang ganun treatment. Pero kailangan yung treatment na, di ba? O may ganun lang. Okay. Higit sa lahat, babasahin ko yung sinulat ko sa Facebook kasi magandang closing ko eh, sa post ko na to. Higit sa lahat, magdasal. Tandaan na kung gusto ng Diyos mabuhay ka, kaya may chemo o wala, mabubuhay tayo. Pero, pag kumpirmado na gusto ng Diyos na mag-chemo ka, He will provide. Kasi if it's God's will, it's His will. It's God's will. Maghanap ng tulong, huwag pong mapranisa kakahanap ng tulong dahil takot mamatay. Hindi po kaya pumatay ng cancer. Ang Diyos lang po ang nakakadetermina ng haba o hindi ng buhay ng isang tao. At yun ay nakaset na bago pa man tayo isinilang, naitakda na yun. Oh, Ate Joyce, hello. Alright, meron ako nakilala sa DSWD. Hindi raw siya nag... Pinukak ng Bible ko. Hindi raw siya nag-chemo. Si ate, I think her name was Soledad. Okay, hindi siya nag-chemo. 7 years na siyang survivor. At gumagawa lang siya ng mga sarili niyang mga herbal stuff. At yun ay ituturo niya sa akin. There, isang tika lang ha. Kunin ko lang itong mga gamit. Baka manenok to rito. Janice of Singapore, thank you. Okay, ngayon, meron akong babasahin dito sa inyo. Preparation to para sa mga, hindi lang tutulong para sa mga on treatment na, kundi preparations sa mga hindi naman na-diagnose. Mag-isip-isip sa buhay. Okay, kailangan handa. Sabi dito sa Proverbs 22 verse 3. Proverbs 22 verse 3. A prudent man sees danger and take refuge. But the simple keep going and suffer for it. Okay, a prudent man. Sa ibang definition, ito yung nakakakita ng danger from afar. Nakita nyo na posible tayong magkasakit, posibleng mangyari ito, posibleng mangyaring ganyan. Take refuge, that means, you know, you will prepare. You'll do what it takes to be financially prepared for whatever. Because we are not certain of anything. Pwedeng mangyari ang sakuna, pwedeng mangyari ang kramdaman, pwedeng mangyari ang kamatayan.
hindi tayo prepared sa maraming bagay. So financially speaking, we have to really understand that you don't get anything for free nowadays. Mahirap na. Kailangan yan, may bayarang involved. Okay, hire or sell. So please prepare. Alam na natin ito. Diniscuss ko na, okay? Mga 10 tips on where to get financial assistance in case ma-diagnose kayo may cancer. Diniscuss ko na. Umaasa po ako na meron tayong gagawin action pagkatapos natin mapanood itong video na ito. Hi, El. Ito yung taking refuge na part, okay? Alam na natin na pwede mangyari ang maraming bagay. Always hope for the best, but be prepared for the worst, okay? So, ito po yun. And then, the simple, keep going and suffer for it, okay? So, ibang translation, the simple, keep going and pay the penalty. Kapag hindi binanood lang natin tong video na to at hindi naman natin finalo yung mga tips dito. Oh, may sinisilip na bata. Anong tawag mo rito? Pag nangyari na hindi dapat mangyari, tayo rin po ang mahihirapan. So, yun lang po. Again, let me read that verse to you. Proverbs 22, verse 3, a prudent man sees danger and takes refuge, but the simple keep going and suffer for it. Huwag na po natin antayin na mangyari ang hindi dapat mangyari. Ngayon pa lang dapat prepared na tayo, okay? Ngayon, kung may insurance money or kung may pera, hindi nagastos sa karamdaman, very good. E di kapag kukunin mo na yan, mag-abroad ka, mag-travel ka. Wala problema. Okay, so, ayun muna po sa ngayon because I need to take a walk. Salamat po sa inyong panonood. Salamat po sa lahat naman nag-comment. At sana po ay may natutunan tayo rito. Well, I'm sure meron. At huwag na po natin antayin na magkaroon pa ng cancer diagnosis bago tayo gumawa ng hakbang para iayos ang ating financial life. Okay? So, po, maraming salamat. God bless you all. And I'll see you again probably tomorrow. Bye-bye. God bless.